Isang magandang araw po muli at welcome sa J.U.N. Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang kahulugan ng panaginip tungkol sa banggaan ng sasakyan o isang aksidente. Isa ito sa mga panaginip kung saan maaring magising ka na pinagpapawisan. Ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa isang aksidente ay maaaring magdulot sa iyo na hindi ka mapanatag. Kung ikaw ay namatay dahil sa isang aksidente sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugang ang iyong walang habas na pag-uugali ay maaaring magkaroon ng malalang resulta at makakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Ang ganitong panaginip ay isang babala na kailangan mong pag-isipan ang iyong pag-uugali at baguhin ito bago pa mahuli ang lahat. Kailangan mong isaalang-alang ang nararamdaman ng iba, lalo na ng mga taong pinapahalagahan mo o ng mga taong lubos na nagmamahal at gumagalang sa'yo. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan ikaw ay nagmamaneho at nagdulot ng isang aksidente, ang ganitong panaginip ay maaring sumisimbolo sa ilan sa mga naging pagkakamali mo noon na bumabagabag sa'yo. Maaring nakakonsensya ka sa isang tao o isang bagay na ginawa mo at hindi ka nito pinapabayaang magpahinga at magkaroon ng malayang kaisipan. Ang panaginip tungkol sa isang aksidente ay maaari ring simbolo ng iyong takot sa pagmamaneho. Marahil ay kakatanggap mo pa lang ng iyong lisensya, hindi nakapagmaneho ng mahabang panahon o sadyang wala kang tiwala sa iyong sarili. Kailangan mo ring isaalang-alang kung paano ka nagmaneho sa iyong panaginip. Ang lahat ng mga detalyeng ito ay napakahalaga para sa pinakamahusay na interpretasyon ng isang panaginip. Kung nagmamaneho ka ng mabilis sa isang panaginip at nagdulot ng isang aksidente dahil sa kapabayaan, ang panaginip na ito ay nangangahulugang kailangan mong pag-isipan kung paano ka kumilos sa totoong buhay at kung may pagkakataon na makasakit ka ng ibang tao o ng iyong sarili. Isa ka bang mahusay at responsableng driver? Marahil lang yung panaginip ay nagsasabi sa iyo na kailangan mong pagbutihin pa ng mabuti ang iyong kasanayan sa pagmamaneho. Kung sa panaginip mo ay namatay ka sa isang aksidenteng dulot mo o nagkaroon ng pinsalang nakamamatay at napunta sa emergency room, maaring nangangahulugan ito na hindi ka kumikilos ng maayos at maaring makaapekto ito sa mga tao sa paligid mo. Marahil ay dapat mong bigyang pansin ang iyong pagkilos at maging seryoso habang may oras ka pa. Ang mahalaga ay naaalala mo ang ginawa mo pagkatapos ng aksidente sa iyong panaginip. Nakagawa ka ba ng malaking pinsala o nakasakit ka ng isang tao? Ito ay isang mahalagang detalye para sa tamang interpretasyon ng iyong panaginip. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng panaginip kung saan ikaw o may isang taong nagdulot ng aksidente habang nagmamaneho ng kotse ng ibang tao, ang panaginip na iyon ay nangangahulugang masyado kang nakaka-impluensya sa iba. Maaring ikaw ay walang habas at ito ay makakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Maaring ikaw ay maging irresponsable ng bahagya at magdudulot ito ng mga problema para sa iyo. Kung sa isang panaginip naman ay nagdulot ka ng isang aksidente at nakatakas mula sa pinangyarihan ng aksidente bago dumating ang ambulansya at mga pulis, o mas masahol pa ay tumakas ka at iniwan ang napinsala mo ng mag-isa, ang panaginip na ito ay nangangahulugang ikaw ay napaka-irresponsable at pabaya. Ito ay isang napakasamang katangian na kung hindi mo babaguhin ay magdadala sa iyo ng malalaking problema sa hinaharap. Hindi mo gusto o kaya naman ay hindi mo lang binibigyang pansin ang resulta ng iyong mga gawi na parang wala kang pakialam. Ang panaginip na ito ay isang senyales ng babala na kailangan mong pagbutihin ang iyong pagkatao bago may mangyaring isang bagay na hindi mo kayang ayusin. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip kung saan ikaw ay nagbabalak na intentional na magdulot ng isang aksidente, ito ay nangangahulugang ikaw ay nasa isang nakaka-stress o problematikong sitwasyon na maaring magdulot sa iyo ng labis na kapahamakan, physical man
o emosyonal dahil naiisip mo lang ito sa iyong panaginip o nagpaplano ngunit hindi nagdulot ng aksidente. Nangangahulugan din ang panaginip na iyon na mayroon kang pagkakataon na ayusin ang iyong sitwasyon at subukang baguhin ito para sa kung ano ang mas makabubuti. Kung kinakailangan, humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay o mga kakilala, ngunit marapat na lutasin mo kaagad kung ano ang bumabagabag sa iyo. Kung nagkaroon ka naman ng isang panaginip kung saan ikaw ay malubhang napinsala dahil sa isang aksidente, ang panaginip na ito ay nangangahulugang makararanas ka ng ilang mga sitwasyon na hindi mo maiimpluwensyahan. Ang isang panaginip naman kung saan nakaranas ka ng aksidente bilang isang pasahero, iyon ay kung hindi ikaw ang nagdulot nito ay maaring sumisimbolo na ikaw ay kasalukuyang nahaharap sa ilang mga problema sa aspetong emosyonal. Ang panaginip na iyon ay maaring mga hulugan na ikaw ay pinahihirapan ng ilang mga takot na hindi mo maimpluwensyahan gaano mo man pagsikapang subukan. Kung sa panaginip mo ay nakaupo ka sa passenger seat nang ikaw ay naaksidente, ang panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo na ikaw ay masyadong pasibo sa iyong buhay at maaaring wala kang muwang patungkol dito o kaya naman ay may muwang ka at nakararamdam ng simpatya patungkol dito ngunit walang ginagawa para baguhin ito. Ang pagkakaroon naman ng panaginip kung saan isang bata ang namatay sa isang aksidente ay parang bangungot sa bawat magulang. Kung napanaginipan mo na ang iyong anak ay namatay sa isang aksidente, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pagka-istrikto sa iyong mga anak o sa ibang tao sa iyong buhay. Maaring may pagkahilig kang kontrolin ng mga tao sa paligid mo, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Nangangahulugan ng panaginip na ito na hindi praktikal na kontrolin ang lahat ng mga tao sa paligid mo at kailangan mong maunawaan ito habang may oras ka pa. Dahil kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-uugali, maaari kang iwanan ng lahat. Bilang pinakamalalang resulta, ang gayong pag-uugali ay magdudulot ng mga pagtatalong hindi manunumbalik sa mahabang panahon. Palaging may mangyayari sa buhay na hindi mo makokontrol, mga sitwasyong hindi mo makokontrol o magawan man lang ng paraan para maiwasan. Kailangan mo ring maunawaan na kailangan gumawa ng mga desisyon ng ibang tao para sa kanilang sarili at gumawa ng mahalagang desisyon sa ngalan ng kanilang sarili. Hindi ka maaaring magpasya para sa iba at hindi mo dapat masyadong impluwensyahan ang mga desisyon ng iba. Siyempre, iba na ang sitwasyon pagdating sa iyong maliliit na anak. Marahil masyado kang mahigpit sa kanila, ganun pa man, dapat mong pagsikapan na maging independent ang iyong mga anak upang malaman nila kung paano pangalagaan ang kanilang sarili at huwag umasa lamang sa iyo. Hindi mo na naising lumaki ang iyong mga anak na walang kayang gawin, ganap na umaasa sa iyo. Isang sitwasyon na sa kasamaang palad, madalas na nangyayari sa ating lipunan. Isang magandang bagay na alagaan at tulungan ng iyong mga mahal sa buhay, yun lamang ay dapat na limitahan ng bahagya ang pag-impluwensya sa kanila at huwag susobra. Magbigay ng payo kung kaya mo. Tumulong kung humihingi sila ng tulong. Ngunit huwag ipilit ang iyong mga opinyon at paniniwala sa kanila. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip kung saan nakabangga ka ng isang sasakyan at nakasagasa ng isang pedestrian, ito ay nangangahulugang nakapagdulot ka ng sakit o pinsala sa isang tao noon dahil sa iyong pagkamakasarili para maabot ang ilan sa iyong mga layunin. Posibleng nagawa mo ito nang hindi sinasadya, na hindi mo naisip o namalayan man lang ang iyong ginagawa at maaari itong magkaroon ng epekto sa ibang tao. At ngayon ay hindi ka nito titigilan sa iyong mga panaginip dahil napagtanto mong nagkamali ka at nakagawa ng injustice sa isang tao. Pinahihirapan ka ng iyong konsensya at nakakaramdam ka ng pagsisisi sa iyong mga nagawa. Subukang itama ang iyong mga pagkakamali, humingi ng tawad sa taong nasaktan o napahamak mo. Sumubok ng ilang paraan upang tubusin ang iyong sarili. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip kung saan nawalan ka ng mahal sa buhay sa isang aksidente, nangangahulugang ang panaginip na iyon ay natatakot kang may masamang mangyari sa taong iyon. Kung nagkaroon ka ng panaginip na ikaw o may ibang taong nagsanhi ng isang
aksidente dulot ng mababang visibility dahil sa hamog, ang panaginip na ito ay nangangahulugang kailangan mong pag-isipan ang iyong mga gawi at mga plano na mayroon ka. Maaring kakailanganin mong baguhin ang ilang mga bagay para sa mas ikabubuti. Kung nagkaroon ka ng panaginip ng isang aksidenteng kabanggaan ng isang truck, ang panaginip na ito ay nangangahulugang kailangan mong bigyang pansin ang iyong mga mahal sa buhay. Marahil labis ka nagtatrabaho o abala sa ilang mga obligasyon o libangan at napapabayaan mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ipagpapatuloy mo ang ganito, inilalayo mo ang iyong sarili sa iyong mga mahal sa buhay at wala itong maidudulot ng mabuti sa iyo. Kung nagkaroon ka ng panaginip ng isang aksidente kung saan namatay ang isang taong kakilala mo, ang panaginip na ito ay maaring mga hulugang ikaw ay makikipaghiwalay sa taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mapalad na senyales para sa iyo kung ang taong iyon ay nakakaabala sa iyo sa ilang paraan o kung ito ay nagdudulot sa iyo ng mga problema. Ibig sabihin, ilalayo mo ang iyong sarili sa taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaari ding mga hulugang ang taong iyon ay magkakaroon ng maraming problema at kahirapan dahil sa kanilang mga kilos o salita at mararamdaman nila ang resulta nito na maaari ding makaapekto sa iyo o sa iyong relasyon sa taong iyon. Kung nagkaroon ka ng panaginip na nagdulot ka ng aksidente dahil sa niyebe o yelo sa kalsada, ang panaginip na ito ay nangangahulugang ikaw ay masyadong hangal o irresponsable. Kailangan mong baguhin ang iyong pag-uugali at pananaw sa buhay. Hindi ka mabubuhay ng ganyan, hindi ka na maliit na bata. Kung hindi mo pagbubutihin ang iyong sarili sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng malalaking problema sa hinaharap. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip na naaksidente ka at nauwi sa lawa o iba pang anyong tubig, ang panaginip na iyon ay simbolo ng iyong bigong relasyon sa isang tao. Itong panaginip ay maaaring mga hulugang ikaw ay nagsusumikap sa pagiging parte ng isang relasyon ng isang tao. Ngunit hindi iyon nagtapos sa positibong mga resulta. Marahil ang kabilang panig ay hindi interesado o kailangan mong baguhin ang iyong diskarte. Marahil ang iyong pag-uugali o ilang mga katangian ay nagtutulak sa taong iyon na lumayo sa iyo. Bilang pinakamalalang resulta, kung ang taong iyon ay ayaw lang makasama ka, magpatuloy lang sa buhay. Hindi ito ang wakas ng mundo, magkakaroon pa ng iba at mas magandang mga oportunidad. Itong panaginip ay maaari ding mga hulugang hindi mo magagawang mapagtanto ang ilan sa iyong mga hangarin o idea na hindi nauugnay sa isang romantikong kapareha. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip na aksidente ang iyong ina o ama, ang panaginip na iyon ay nangangahulugang ang magulang na iyong nakita ay nahihirapan sa stress na naipon sa mahabang panahon. Posibleng may napansin kang ilang pagbabago sa kanila o mayroong kang hinala. Ang panaginip na ito ay maaari ding magpahiwatig ng away sa isang tao sa iyong pamilya. Marahil ay dapat mong subukang lutasin ang mga problema sa isang sibilisadong pamamaraan. Walang mga pag-aaway at pisikal na salungatan. Kung ang iyong mga magulang ay may anumang mga problema, dapat mong ipaalam sa kanila na maaari nilang hingiin ang iyong tulong o tulungan mo sila kaagad kung kinakailangan. Kung nagkaroon ka naman ng panaginip na ang iyong anak na babae o anak na lalaki ay naaksidente, mayroon man sa iyong mga anak ang may kasalanan nito, ang panaginip na iyon ay nangangahulugang mayroon kang mga problema sa pagkontrol ng iyong buhay. Posibleng napakarami mong responsibilidad, marahil marami kang trabaho at hindi mo nakakayanang gawin ang lahat ng gusto mo o kung ano ang hinihiling ng iba sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang babalang senyales na kailangan mong magpahinga sa iyong mga obligasyon at maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. Isang magandang idea na magbakasyon hanggat maaari.